Mga tol, quick video lang. Daily driver ko to sa Gameboy packet. Gusto ko siyang i-shine. So, ipakita ko sa inyo yung shot ng video bago siya ma-shine. So, may mga dumi siya at mga... Ito, may dalawang sticker dito. Kasi may mga dumi nga. Mga dumi, mga scratches. Ito, wala akong magagawa dyan. Iiwanan ko na ng ganyan yan. So, yan po ang tura niya. So, baka di ko na maipakita sa inyo kung paano ko siya i-shine, pero pakita ko lang yung bago ko siya i-shine. Makapansin niyo parang verde na yung kulay ng screen. Napatungan ko na kasi ito ng ibang polarizer pang DMG yung naipalit ko. Kasi yung original na polarizer film nito burn na siya, so pinalitan ko. Medyo nahirapan din akong ikabit yun kasi wala akong ginamit na adhesive pandikit. So, nakaipit lang yan sa shell. Kaya, nag-aalangan na akong buksan siya ulit dahil magagalaw ko yun. So, ayan mga tol. Quick video lang yan. Mamaya yung, ayun, may dumi pa dito. Mamaya naman yung, mga chip na ganyan, wala akong magagawa dyan. Hindi ko na mapapaganda yan. Ito lang mga dumi, mga scratch na obvious na madumi or maliit na scratch. Pero yung mga scuff niya, hindi ko magagawa ng trap. So, ayan mga tol, natapos ko na siyang i-polish. Wala na yung mga dumi niya. Wala na dito. Ayan, wala na. Minis ko na rin yung markang iiwan dito. Wala na din. So, okay na yan. Hindi ko na naipakita sa inyo mga tol kung paano ko pinapolish. Sa pinakita ko lang sa inyo yung Gameboy na napolish na siya. Ito naman yung isang ginawa ko. Pininturahan ko lang ito eh. Black talaga to. Tapos, pinatungan ko ng spray paint na black din. Tapos pinilip ko siya i-shine yan. Medyo ayun, mapangit nga yung nasa likod. Pero mga tol, daily driver ko lang din to. Kaya okay lang din. Tapos yung screen nito, pinalitan ko na rin. Ano, green na din siya. Tapos ito mga tol, dinikitan ko ng Yu Yu Hakusho na sticker. Pero parang tattoo yung style niya. Paano ako dinikit. Wala pa kasi ako mga tol yung UV printer. Hindi ko pa afford yun. So yan muna. Tsaga muna ako sa ganyan. Hindi pa perfect eh. Kasi first time kong in-attempt. Okay na. Pwede na sa akin itong ganito. Masaya na rin ako. May Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter sa Philippines. So yan mga tol. Kasi yan mga tol. Dumaan ako kami ng misis ko sa Asian store. Bibili kami ng murang battery para sa Gameboy. Hindi siya rechargeable mga tol. Hindi ko ginagamit for long playing period. Para mga quick test lang or halimbawa magte-tetris lang ako. Kasi pag ayoko silang maubos agad mga tol eh. Pag pumalo ng kasi 1.5 volts to mga tol. Ayan. 1.5 volts. Pag pumalo sa ng 1.1 or lalo kung below, empty bat na yun. Hindi na siya gagana. 1.2, 1.3 mga tol, mahina yung ilaw. Mahina na yung ilaw ng bat ng Gameboy. Parang ganito. Ito approximately, ano, mahina na yan. Approximately nasa 1.3 ang ilaw na yan. Ang battery charge na itong battery na ito. So ayan mga tol, check ko lang yung charge ng battery na itong binili ko. Kasi sa Asian store ko lang ito binili. So, check ko sila kung ito o bang 1.5 yung or nag-hold ba ng charge. So, tapat natin ito dito. Kailangan mga tol makakita ang 1.5. Oh, 1.6. 1.6.2. 1.6.2. So mga tol, 1.6.2 siya. Ito po ay AAA
Try ko tong isang to. So mga tol, check ko kung ano yung charge nitong isang to. Alam ko 1.3 na lang. Daddy, stop! Natama ako mga tol, 1.3, 1.4 pa siya. Ito 1.3 na lang. Pero medyo mahina na itong isang to. So mga tol, galing nga kami nung misis ko sa Asian store. Naispatan ko itong Gameboy Advance na paano ba to? Power pack. So isang way ito para maipower mo yung Gameboy. So itong parang hugis type ng Gameboy Advance. Meron na itong battery sa loob na rechargeable. So, i-charge mo siya gamit. Bubuksan ko yung isa sa kanila mga tol. Siguro, try kong buksan itong... Maybe ito na lang buksan ko. Huwag na itong isa. Ito na lang. Sa yellow ito eh. Ano, sino ba unahin? Sino unahin ito? Ito? Eh, ito na lang. Susok ko itong yellow. So, unahin ko itong isang ito. Tignan ko kung nakakapag-hold pa siya ng charge. Kasi mga tol, matagal na to eh. Hanapin ko yung taon, anong kailan ko ginawa. Kailan siya ni-release. So, wala nakalagay. Sabi lang dito, charge and play action can be charged during gameplay. Provides up to 7 hours. Oh wow, 7 hours of continuous play with one charge. Wow! 7 hours with continuous... Or 7... hours of continuous play with one charge. So in one adapter works as AC adapter or a battery charger. Charger attached directly to the back of the Game Boy Advance. So dito yun mga tol, dito may kukonect yung charger. So try ko na, buksan ko siya. Karoon ako ng segment siguro mga tol sa, ayun, malikabok pa yung taas eh. Malikabok. Siguro mga tol, magkakaroon ako ng segment different ways to power up your Game Boy. Okay. Oh, man. Mukhang di na rin siya magwo-work mga tol. May corrosion na rin yung battery. Mukhang di na rin ito magwo-work. Kaya siguro, kasi dalawa na lang ito eh, nung nakita ko. Ano kaya yung isa? Yung isa ganun din, may corrosion din. So, kung hindi na rin mag-work mga tol, nag-leak na yung battery niya, nakakalungkot naman. Pero, meron naman ito. Gumana kaya ito sa Game Boy kahit wala nito. Try natin. Gumana. Milo kaya ito. So, tignan natin. Battery pack 3.0 volt. 1,300 mAh. Wow, ang lakas ah. Wala mga tol, hindi nagagana to. Corroded na yung battery. May amoy na siya talaga. Amoy ano na siya. Corrosion na siya. Hindi amoy malansa, parang gano'n. Na-try ko siya kung gagana. Actually, katabi ko tong Game Boy Color, Game Boy Pocket. Try ko nga kung magpa-power dito. Oh, kasa siya. Tignan natin. Kapag may naiisip pala ako. Naisip ako mga tol. Parang di nagkakalayo yung size nilang dalawa. Itong baterya na to. So, try ko siya buksan. Yun. Hindi nagkakalayo yung dalawa. Oh, hindi nagkakalayo mga tol. Oh. Try ko to. So, corroded. Yan,
Ayan po mga tol, tuloy ko, may corrosion pa rin po siya. Nilinis ko lang mabuti. Lagyan ko muna ito mga tol. Stop. Ang substitute lang. Stop. Yan mga tol, substitute muna. Okay mga tol, try ko, pipili ako ng isang Gameboy dito, na Gameboy Advance. Siguro, try ko itong white. White? Bagay sila.